marami ang nagkabol na 2020 natin na Hi-Ace, Toyota Hi-Ace commuter. As in, sobrang dami nang nagtanong, sir, baka pwede sa akin na, sir, magkano ba yan? Ang daming messages regarding doon. But anyway, meron na po nanalo dun sa sasakyan. Kaya, wala na po kaming, wala na yun. Kumbaga, sold out na. Pero, sabi ko, lately, meron po sa amin papasok. 2016 model, manual transmission, Hi-Ace Toyota commuter, first owned din po. So, first owned, at eto na po siya. Drive, ina-drive na po namin. Oh, di ba? Suwabe sa takbo talaga. Kahit mismo si sir, yung owner nito, proud na proud siya, sir, patakbuhin mo, sobrang sarap niyan patakbuhin. Eh, alam naman natin, commuter, diba? Nung nag-pandemic, ito yun eh, ito yung mga hari ng kalsada nun eh. Nung nag-pandemic, mga ganito yung nagbabiyahe. Ang bibilis talaga ng takbo. Oh, sumisiwit pa siya, no? Loaded pa. Papakita namin sa inyo, may mga accessories na nilagay si sir. At ang odometer niya is only 54,592. First owned. So ito, hindi naman pampasada actually. Pero ang ginagamit kasi niya, yung owner nito, meron siyang sariling transient house. So malapit sila sa airport. Pag ba mga nagtatransient, ito na yung ginagamit niya pang hatid sundo. Tapos, siyempre, sabi nila, pag nakikiusap, sir, baka pwede silang i-tour. So, eto na yung tinutour niya dito sa Albay. Yung mga nagtatransient sa kanya. Pero, bibihira lang din gamitin kasi, yun nga, meron din naman ibang negosyo si sir. Doon talaga siya nakatutok. Sabi niya, ayaw ko naman yan, sir, ipahawak sa ibang driver kasi alam naman natin, minsan kapag hindi may-ari yung may hawak ng sasakyan, narurugado yung sasakyan. Totoo nga naman. So sabi niya, ako lang talaga sir ang umahawak niyan, pero ngayon nahawakan ko, di ba? Drive ko. Sarap drive, oh. Sarap ng hataw niya. Pang long distance talaga ang ano, mga ganitong sasakyan. Then fully paid na rin siya, although syempre no loan din po niya. Fully paid na, kompleto na ng documents. So, andun sa kanya yung release of chattel. Although, naka-encumbered pa, pero mabilis na lang to. Ayan. Naka-encumbered pa. So, sa mga magtatanong, 2.5 diesel engine, etong commuter, pero grabe. Galing humatak. Aircon, malamig. Pag-pause pala yung kanina. Ha? Sumisiwit siya. Gawa ka ganyan. Ito, ramdam mo talaga na hindi siya ano, hindi rugado. Hindi gamit yung sasakyan. Ramdam mo pag pinatakbo siya, napaka... Ang ganda pa ng pitik ng makina niya. Ganda pa ng hatak niya. Hindi siya yung parang bitin ka or parang mahihinaan ka sa hatak dahil gamit na gamit. Hindi. Ito, ramdam mong bago pa talaga siya. Although medyo sa body niya may mga hindi naman problema. Nadudumihan lang ako pag mga ganyan. May mga sticker kasi siya. Mamaya papakita namin sa inyo. Hello, Kitty. So far sa handling, ang ganda po niya. Lambot ang clutch. Walang problema ko. Napakalambot ng clutch niya. Brake, very responsive. Hindi, you know, tapos ang accelerator, of course. Ganda rin.
So, dito na tayo. Pakita na natin. Sa front, syempre, ayan po ang dashboard niya. Basic na basic. Stereo or still original. Aircon control. Naka-airbag din sa passenger. Naka-airbag sa driver. Tapos, yun nga, 54,595 ang odometer. Aircon niya, malamig na malamig. Ang ganda ng blower. Malinis yung ceiling. Yan o, napakalinis ng ceiling niya. Ganun din naman yung dashboard. Medyo madami lang talaga ito. Mga nakasabit kung ano-ano dyan. And so, tatanggalin na lang natin yan kung sakali. Ano po? Tapos, naka-manual windows. Yan po. Naka-manual siya. Ano ba ba? Ganun naka-central lock. Naka-central lock? Hindi. Hindi siya naka-central lock. All stock pa talaga. Temperature is very normal. Tapos, ano pa? Yan, tumutunog. Dito tayo sa likod. At, so, dito sa likod, ilang seaters to? 1, 2, 3, 3, 6, 9, hanggang dun sa pinakalikod, 9 plus, pwedeng 4 dun, ilan ba? 9 plus 4, 13, 14, 15, 16 seaters hanggang driver na po siya. Now, ito, dati, wala tong headrest. So, sabi niya, para mas comfortable daw, pinalagyan niya ng headrest. So, ito. So, sir na nagpalagay nito. Tapos, ito, kinover pa niya. Ang aircon. Ay, naka-off ka dun, oh. O, yan, malamig na malamig ang aircon. Tapos, ito, siya na lang din daw naglagay nito. Hanggang ito. Medyo ito lang parang sa akin na ayoko na kornihan lang ako nito, pero siguro pwede man natin yan tanggalin or nasa sa inyo kung gusto niyo i-retake. Sabi naman kasi niya nilagyan niya para hindi magagasgasan yung ano, hindi magagasgasan kasi may mga bata daw siya, may mga siguro mga apo yan. Ay, mga stickers niya. Yun nga, may mga sticker ng mga bata. So, nilagay niya yan para i-protect din. Ito yung mattings niya. Yan, oh, still, all stock, all original. Walang ginagalaw. Okay? Then, sa pinakalikod. Ayan. 15-seaters. So, pinababa ito. Tapos, pwede taas para sa luggages. Okay. So, ito pa ang maganda. Kung punong-puno na dito ng luggages, meron siyang extra. Ito. Pinalagyan niya na to ng roof rack. So, aftermarket na rin yan. Sabi niya, pag lalo mga sinusundo niya daw sa airport kapag maraming maleta, so dyan niya na nilalagay sa taas. So, spare space para sa luggages. Ito lang. Mga ganitong sticker, naokornihan ba ako? Red flag. Oo. Pero pwede naman natin yan linisin kung sakali. Ano? Kami ang bahala maglinis yan. Sticker lang naman yan, no? Madali lang yan linisin. Kung sakali mabibilin nyo to, kami ang bahala. Okay? Another accessories, syempre, naka-chrome garnish na rin siya. Makikita mo, naka-step board na sa likod. Bull bar, step board. Then, ganun din dito sa harap. May bull bar na rin po sa sarap. With matching cable ties. Oh, with matching cable ties. Yes. Color blue. Angas. Grabe. Plate number, still nasa Toyota pa rin daw. Pwede pa rin namin kayo tulungan kasi Toyota Camsur. Ito kasi yung year na 2016 na talagang daming pending na plate. So, nakasama po ito. Okay? Pero wala naman tayong problema. Valid naman po yan. Hindi naman po kayo mahuhuli niyan. Kasi mismo LTO ang may kasalanan dyan, okay? Sa tindig, naka-foglight na nga pala siya, oh. Pinalagyan niya na ng foglight. Yan. Tapos, ito, mga naka-garnish na, naka-steel rim lang siya, kaya meron na lang siyang cover na hubcap. Okay? Yun. So, regarding sa price nito, ang asking price for this one is 780,000.
So that price is still negotiable. Pwede pa naman daw bawasan upon viewing. Or mag-offer na po kayo kung magkano ang offer nyo. Pero fair price po yan. Tiningnan ko na kasi sa marketplace yung mga ganitong van. Nagre-range talaga siya sa prices na from 720 to 780,000. So usually kapag mas mabababa, minsan matataas na yung mileage or minsan maginamit talaga pambasada. So ngayon, sa 780,000, ako naman masasabi ko po sa inyo, kayang-kaya po lumaban ito. Sa smooth ng takbo niya, sa ganda ng takbo niya, sa odometer niya, kayang-kayang lumaban ito. Okay? So 780,000 cash price po 'yon. If ever gusto niyo mag-financing, pwede rin po siya ipasok sa financing. So ang computation, tawag na lang po kayo sa amin or message po kayo dito sa amin sa Facebook page or official number para mas madali po tayo mag-usap. Kami na po ang bahala mag-process if ever gusto niyo mag-financing. Okay? That's it. Thank you very much and have a nice day.